araw, mga mag-aaral. Ako si Ginang Eunice Jane Vital, ang inyong guro sa Filipino para sa 10 baitang. Handa na ba kayong matuto? Ngunit bago iyon, ay narito muna ang ilang mga paalala para sa ating isasagawang video lesson. Una, humanap ng tahimik na lugar kung saan ikaw ay hindi maaabala ng anumang ingay. Ikalawa, makinig kang mabuti. Para naman sa ikatlo, huwag i-skip ang anumang bahagi ng video upang lubos mo itong maunawaan. Ikaapat, maaari mong balikan ang video lesson kung sakaling may hindi ka naunawaan. Ikalima, kung may katanungan ka na hindi nasagot sa video lesson, ay huwag mahihiyang magtanong sa iyong guro sa Filipino. At ang ika-anim, sikaping makilahok sa virtual na talakayan. Sa pag-aaralan natin sa araw na ito, ay tiyak kong marami kayong matututuhan. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Tara na! Sabay-sabay tayong mag-aral, manood at matuto! Tatalakayin natin sa pagkakataong ito ang tinatawag na panlapi at ang mga uri nito kung saan kayo ay inaasahan na nabibigyang kahulugan ang mga salita batay sa ginamit na panlapi. Ngunit bago iyon, gawin niyo muna ang gawain ito. Piliin ang mga salitang may lapi sa bawat lupo ng mga salita. Para sa unang bilang, maleta, malay, malaya. Kung ang sagot mo ay malaya, ikaw ay tama! Ikalawa, makopa, makinis, makina. Alin sa mga salitang ito ang may panlapi? Makinis ang salitang may panlapi. Mahusay! Para naman sa ikatlo, kagabi, kanina, kanin. Alin sa lupo ng mga salitang ito ang may panlapi? Kung ang sagot mo ay kagabi, ikaw ay magaling! Ika-apat, lampin, labahan, labas. Alin sa lupo ng mga salitang ito ang may panlapi? Labahan ang tamang sagot. Mahusay! Ikalima, igib, iglap, igisa. Alin sa lupo ng mga salitang ito ang may panlapi? Kung ang sagot mo ay igisa, ikaw ay tumpak! Sa bahaging ito, ay may ipapapansin ako sa inyo na isang larawan. Pagmasdan natin ang tren na ito. Ang tren ay binubuo ng mga kwarto na may mga upuan. At ang tawag natin dito ay bagon. Hindi maaaring maging isang tren ang isang bagon lamang. Dapat ay maraming magkakarugtong na bagon upang makabuo ng isang tren. Mas maraming dugtong-rugtong na bagon, mas mahaba ang tren. Kagaya ng tren,
ay maaari rin nating pahabain ang mga salitang ito. Ang walis, maaaring maging walisin. Pangbasa, maaaring maging magbasa. Ang isda, maaaring maging palaisdaan. Ngunit ano nga ba ang tawag sa mga titik na ikinakabit sa hulihan o unahan ng salita? Ito ay tinatawag na panlapi, na kung saan ang isang morpema o pantig ay ikinakabit sa salitang ugal upang makabuo ng isang bagong salita o anyo ng salita. Ang payak o salitang ugal ay maaaring magkaroon ng iba't ibang pakahulugan kung ito ay dinaramdagan o nilalapatan ng panlapi. May limang uri ang panlapi: unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan, at laguhan. Isa-isahin nating pag-aaralan ang mga ito. Unlapi. Ito ay panlaping ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Tandaan na nasa hulihan ang gitling nito. Halimbawa, ang salitang ugat na buti, kung daragdagan natin ng unlaping ma, ito ay magiging mabuti. Isa pang halimbawa, ang salitang ugat na inom, kung daragdagan natin ng unlaping um, ito ay magiging uminom. Karagdagan pang halimbawa, ang salitang ugat na luto, kung daragdagan natin ng unlaping nag, ito ay magiging nagluto. Gitlapi. Ito ay panlaping ikinakabit sa gitna ng salitang ugat. Tandaan na nasa unahan at nasa hulihan ang gitling nito. Halimbawa, ang salitang ugat na sayaw, kung daragdagan natin ng gitlaping ito ay magiging sumayaw. Isa pang halimbawa, ang salitang ugat na kain, kung daragdagan ng gitlaping ito ay magiging kumain. Karagdagan pang halimbawa, ang salitang ugat na pilit, kung daragdagan natin ng gitlaping in, ito ay magiging pinilit. Hulapi. Ito naman ay panlaping ikinakabit sa hulihan ng salitang ugat. Tandaan, nasa unahan ang gitling nito. Halimbawa, ang salitang ugat na tigil, kung daragdagan natin ng hulaping an, ito ay magiging tigilan. Isa pang halimbawa, ang salitang ugat na basa, kung daragdagan natin ng hulaping in, ito ay magiging basain. Karagdagang halimbawa, ang salitang ugat na basa, kung daragdagan natin ng hulaping hin, ito ay magiging basahin. Pansinin, ang hulaping han at hin ay ikinakabit sa salitang ugat na nagtatapos sa patingin. Samantala, ang hulaping an at in ay ikinakabit naman sa salitang ugat na nagtatapos sa katingin, maging sa impit na tunog, dahil ito ay tinuturing din ponemang katingin. Kabilaan. Ito ay mga panlaping ikinakabit sa unahan at sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat na sigaw, kung daragdagan natin ng unlaping ipag at hulaping an, ito ay magiging ipagsigawan.
isa pang halimbawa. Ang salitang ugat na kanta, kung daragdagan natin ng unlaping nag at hulaping han, ito ay magiging nagkantahan. Laguhan. Ito naman ay panlaping ikinakabit sa unahan, sa gitna, at sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat na sikap, kung daragdagan natin ng unlaping pag, gitlaping at hulaping an, ito ay magiging pagsumikapan. Sa panghalimbawa, ang salitang ugat na sigaw, kung daragdagan natin ng unlaping ipag, gitlaping at hulaping an, ito ay magiging ipagsumigawan. Ngayong alam nyo na ang mga panlapi, mahalagang matandaan na nasa pagsulat ng panlapi, ang gitlim ay inilalagay depende sa kung anong panlapi ang tinutukoy nito. Kung unlapi, nasa hulihan ang gitlim. Kung gitlapi, nasa unahan at hulihan ang gitlim. Kung hulapi naman, nasa unahan ang gitlim. Ngayong nauunawaan niyo na ang mga panlapi, natitiyak ko na handa na kayo sa ating isasagawang mga pagsasanay. Unang gawain, isulat ang salitang may lapi sa bawat pangungusap. Ikalawang gawain, buuin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagsulat ng salitang ugat, panlapi, at ang uri nito. Para naman sa ikatlong gawain, ibigay ang kahulugan ng mga salita batay sa ginamit na panlapi. Huwag nyo rin kalilimutan na ihanda ang inyong mga panulat at mga papel para sa pagsagot sa gawain ito. Tandaan, nabibigyan ko lamang kayo ng tigi-isang minuto sa bawat gawain upang tapusin ito. Muli, para sa unang gawain, isulat ang salitang may lapi sa bawat pangungusap. Sa ikalawang gawain, buuin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagsulat ng salitang ugat, panlapi at ang uri nito.
Ikatlong gawain naman, ibigay ang kahulugan ng salita batay sa ginamit na panlapi. Batid kong tapos na kayo sa pagsagot sa tatlong gawain. Kaya naman ipapakita ko na sa inyo ang mga wastong kasagutan. Para sa unang gawain, ang unang bilang, ang droga at mga bisyo ay iwasan upang maging malusog ang katawan. Ang salitang may lapi ay iwasan at malusog. Ikalawang bilang, nauunawaan ni Larry ang epekto ng droga sa katawan at isipan. Ang salitang may lapi, nauunawaan at isipan. Ikatlong bilang, nakagawa ng labag sa bata si Arthur dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Ang salitang may lapi, nakagawa, paggamit. Ikaapat na bilang, mas pinili na ang droga kaysa ang buhay na payapa kasama ang pamilya. Ang salitang may lapi ay pinili at kasama. Ikalimang bilang, walang taong naging maganda at mabuti ang buhay dahil sa droga. Ang salitang may lapi, maganda at mabuti. Sa ikalawang gawain, ang salitang may lapi na tulungan, ang salitang ugat nito ay tulong, at ang panlapi naman ay an, kaya ang uri ay hulapi. Sa ikalawang bilang, ang salitang may lapi ay tumanggap na ang salitang ugat nito ay tanggap na ginamitan ng panlaping na nasa uring gitlapi. Ikatlong bilang, ang salitang may lapi ay masunurin na ang salitang ugat nito ay sunod at ang panlaping ginamit ay ma at in. Uri ito ng panlaping kabilaan. Ang salitang may lapi naman sa ikaapat na bilang ay nagtungo. Ang salitang ugat nito ay tungo na ang panlaping ginamit ay nag, kaya ito ay nasa uring unlapi. Ang salitang may lapi naman sa ikalimang bilang ay ipagsumigawan na ang salitang ugat nito ay sigaw at ang mga panlaping ginamit ay unlaping ipag, gitlaping at hulaping an. Kaya ang uri ng panlaping ito ay laguhan. Para sa ikatlong gawain, ang salitang ugat na araw na ginamitan ng panlaping unlapi ay magiging umaraw na ang kahulugan sumikat ang araw. Sa ikalawang bilang, ang salitang ugat na pigil na ginamitan ng panlaping hulapi ay magiging pigilan. Kaya ang kahulugan nito ay pahintuin at patigilin. Para naman sa ikatlong bilang, ang salitang ugat na harap ay ginamitan ng panlaping gitlapi, kaya ang salitang ito ay magiging humarap na ang kahulugan tumapat o magpakita. Para naman sa ikaapat na bilang, ang salitang ugat na habol na ginamitan ng panlaping kabilaan, ang salitang may lapi nito ay magiging maghabulan, kaya ang kahulugan magtakbuhan. Para naman sa ikalimang bilang, ang salitang ugat na dugo na ginamitan ng panlaping laguhan, ang salitang kalalabasan nito na bilang may lapi ay magdinuguan, na ang kahulugan
pagkain o lamang loob. Bago tayo magtapos, ay magbibigay ako ng karagdagang gawain na kung saan isusulat sa inyong kwaderno o papel ang mga sumusunod na salita. Ikahon ang salitang nagtataglay ng panlapi sa bawat bilang. Binabati kita. Matagumpay mong nasagutan ang lahat ng mga gawain sa aralin ito. Naway naging makabuluhan ang lahat ng iyong mga natutuhan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!